Veggie, good morning po sa ating lahat. Maayong buntag mula po dito sa Davao. And para po sa ating mga viewers, siguro po nakikita ninyo sa inyong screen ay itong tray na ito. Pero ito po ay hindi ordinaryong tray. Kasi makikita po natin, ito po ay mayroong laman na tanim. So ano po kaya yung tanim na ito at paano kaya ito nangyayari? So sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay tungkol sa seedling management. So ibig sabihin po, mula po sa buto, paano po ito pinatubo, paano ito inalagaan, hanggang sa dumating sa stage na tinatawag nating ready na siya for transplanting o yung ililipat tanim. Sa mga viewers po natin, maswerte po tayo ngayon kasi pinaunlakan po tayo ng ating mga kaibigan mula po sa East West Seed Company para po tayo matulungan paano po ba ang tamang seed to seedling management. Hoy mga partners, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Umaga. Mayong buntag. Buntag. Mayong buntag po. Hoy, para po sa mga viewers natin, maswerte po tayo kasi nandito po yung ating mga kaibigan. So, unang-una po, ipakilala po natin yung ating regional sales manager ng Visayas and Mindanao. O partner, mas maganda siguro ikaw magpakilala. Mayong buntag po sa tanan. Ako po si Ronald Tolentino, ang regional sales manager po ng East West Seed sa buong Visayas at Mindanao. Partner, taga Mindanao ka ba talaga? Taga Mindanao na ngayon. Ngayon, pero dati? Taga Luzon din ako, taga Luzon. Okay, taga Luzon. Saan bayan ka doon? Sa Mindoro, Oriental, Mindoro. Kalapan Oriental Mindoro. Okay, may lahing mang yan din, partner. Ito naman, yung ating kaibigan dito. Yes, sir, magandang umaga po sa ating lahat or mayong buntag, Mindanao. Ako dahil si RG Munoz, ang field marketing representative ng East West Seed, assigned Davao del Sur, Davao City, and Davao Occidental. Pero Davaoan nyo ka talaga? Hindi naman po. Ah, hindi rin? Hindi rin po. Saan ka? Taga Bukidnon po ako, Valencia City. Valencia, opo. Taga Bukidnon naman. Si partner RG. RG po. Okay, so si partner RG at si partner Ronald. Yes. Okay, ano mga partners? Simula na tayo? Pwede sir. Okay, so partner Ronald, si partner RG na mag-discuss. Okay, sige. That's okay. Expert natin dyan. Sige. Partner RG, actually, marami nagtatanong kay Benjamin ano, tungkol sa paano ba yung pag-aalaga ng isang halaman mula sa buto hanggang sa ito ay maging seedling na. Apa. Kasi yung mga sa unang video natin, pinakita natin, namumunga na yung mga halaman, standing crop. And this time, pagbibigyan natin sila. At mula pa dito sa Davao, ano? Yes, pagbigyan natin sila kung paano yung pagpapatubo ng buto. Apa. Okay, partner, paano ba talaga ang pagpapatubo ng buto? Okay, sir, magandang umaga po sa ating lahat, lalo sa itong mga viewers. Ngayong araw po ay didiscuss ko po yung paano po ang tamang pag-seedlings ng ating mga halaman kasi medyo mahirap pong magpatubo ng mga buto natin. Ano? So, kung hindi ka marunong. Yes, sir. Oh. Pag hindi marunong. Oh, sa simula, syempre lahat naman tayo nung sisimula, hindi maalam, no? Opo. Okay. So, ngayon po, isi-share po namin sa inyo ang tama. Mabuti. Sige. Opo. So, una po, ipapakita po namin yung ginagamit po namin na seedling management at saka yung bago nun, ipakita po namin yung mga, ano po yung mga iba't ibang organic na pwede po natin gamitin. Mm-hmm. Okay. Yung media ba ang tawag? Media po. Opo. Soil media. Yung soil media. Soil media. Opo. Okay. So una po, dito po yung vermicast. Vermicast. Ito. Opo. Okay. Focus natin. Yan. Ito po yung dumi ng African nightcrawler po. African nightcrawler? Ano yes, yun? Yes, sir. Yun po yung mga bulati po na andun sa lupa. Sila po yung nagkukompost ng mga pwedeng yung mga pwedeng mabubulok tulad ng dahon tsaka yung mga gulay. Composting pala yan. Yes, sir. Yung African nightcrawler. Galing ba yan sa Africa? Siguro, sir. Pinangalan sa galing sa Africa siguro. Sige. So, yun po. So, kung makikita natin, ano, partner, medyo hawak-hawakan mo ang mga iyan natin dyan. So, ano pala yan? Ano ba? Paano bang ginawa yan? Ito po yung mga dumi. Dumi ng yung, sabihin na natin, bulate. Opo, bulate. Yung lokal na ano, bulate. Ano? So, saan galing yan? Binili ba nila yan? Sila mga nag-process niyan? Saan galing yan? Actually sir, dito lang ho yan. Kasi meron po silang mga... Mismo sila ang, nagpo-produce. Wow. Para sa kanilang galing balayan. Galing pala nila, no? So ang tawag dito, vermicast.
Actually, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may mga nagpo-produce na rin ito, no? Opo, meron at, din po. At commercially available din ito? Yes, sir. Magkano usually isang sako nito? Ang isang yung sako, 50 kilograms? Ang 50 kilograms po nito is abot ng 400 to 500. 400 to 500 yes, pesos. Po. Isang sako na yun, ano? Isang sako po. Ah, okay. O yan, pakita ulit natin. O yan, ang tinatawag nating vermicast. Vermicast. Mula po sa Bulate, no? Opo. African Nightcrawler daw. Opo. Okay. Next naman, partner RG, ano? Ano yung sa katabi niya? Ang ito, katabi niya medyo interesting to. Opo, medyo interesting kasi ito eh. Kakaiba? Yes, sir. Kasi sige. Nakasanayan nila is yung dumi ng manok. O yung tinatawag na chicken. Chicken dung. Chicken dung o chicken opo, manure. Chicken manure. Pero this time, iba naman po. Kakaiba talaga to. Kakaiba ngayon talaga. Ngayon lang ginagamit pala ito. Ito po yung goat manure. Yeah, ayun, goat manure. Opo. Okay, so pakita natin, partner RG. Ito po. Parang lupa lang din yan ah. Oho sir, parang lupa din ho. So, sa katunayan, matagal na ho itong naka-imbak sa kanilang kambingan. Ah, ibig sabihin, yung may-ari nito, meron pala siyang goat farm? Opo, meron po. Medyo malayo-layo lang nga lang ho dito, pero a part of Davao din po. Part of Davao. So dinadala nila dito? Opo, kinukuha sa kanilang farm, tapos dinadala dito para sa kanilang gulayan. Gulayan? Opo. Sa gulayan lang ha? Sa gulayan lang po talaga. Okay, so hinarvest doon. Pinatuyo muna, ano? Opo, pinatuyo. So talagang dapat kasi ito yung tuyo. Tuyong tuyo, sir. Opo. Kasi meron tinatawag mga toxic na chemical na nire-release ito kapag medyo basa pa. Yes, sir. At mainit nilagay mo sa halaman. Yes, sir. Mas mainit siya. Kaya siguro basa. Sinasabi na mainit. Yes, sir. Tama. Pagbasa. Pagbasa. So gusto natin dito, tuyo. Tuyo. Yung dried talaga. Yes, sir. Ah, sige, pakita mo nga ulit, partner, yung ano. Yan, ma-focus natin. Kasi kung titingnan ko, ano, halos walang kaibahan yung vermicast. Ayan. Ayan, i-focus ko ng gusto versus dito sa goat manure. Opo. Halos di nakakaiba. O, talaga namang ano ha. Kung titingnan po natin, talagang very dark ano. So, very rich talaga ito kung titingnan yes, natin. Opo. Okay. Meron pa bang ibang ingredient, partner RG? Dalawa lang yan nakikita natin yan. Yes, sir. Sa katunayan dito sa Vergara Farm, kay Sir Bong. Bong Vergara. Bong Vergara. Ito. Opo. Okay. Ito po yung nakasanayan nila na ginagamit pang punla. Pero sa ibang mga lugar naman po, iba-iba din naman. Meron pong vermicast, peat moss, tsaka kukupwer. So iba-iba ho talaga. Kukupwer, that's yung opo. Sa galing sa buko, no? Sa buko, opo. Ah, okay. So iba-iba ho talaga yung mga... So ibig sabihin, ano, para po sa mga viewers natin, nakagandahan po talaga, no? Kung ano po yung mga materials locally na available, ay pwede natin gamitin. Pwedeng-pwede this po. This time, yung si Sir Bong kasi, meron siyang kambingan, so ni-utilize niya yung mga goat's manure. Ah, so ayan. So meron tayong vermicast. Ayan, vermicast. Meron tayong goat's manure. So paano ang gagawin natin ngayon diyan, partner? Yes, sir. So mamaya sir, ipapakita po din natin ang pagtamang pagkukuha ng vermicast. Vermi and goat manure. Okay, pero paano gamitin yung dalawang 'yan? Okay. Paano ba pinaprepare 'yan? Pinaprepare po ito sa ating mga viewers, pinaprepare po ito para sa pagpunla, isang party po ng goat vermicast, vermi at isang one part ng goat manure. Paghahaluin lang ba 'yan? Ganun yes, lang ba kasi simple? Lang, simple lang ho talaga. So dapat proportion talaga 1:1, ha? Yes, sir. So kung isang tabo ng vermi, isang tabo rin ng goat manure. And after that, pwede na. Pwede na sir. Pwede nang gamitin. Pwede nang gamitin at ilagay sa seedling tray. Okay, sige nga. Sample lang muna kami ng paghahalo niya. Alam ko madali lang yan, pero oh, gusto sir. Ko ipakita sa mga sige, viewers sir. Natin. Ipakita po natin. Ayan. Sige, paghaluin daw natin, Sir Partner RG. Safe naman, safe naman siguro yan. Ano? Hindi na kailangan ng mga gloves pa, no? Hindi na sir. Hindi na. Ayan. So, para sa mga viewers natin, siguro mas maganda kung talagang mix na mix siya, no? Totally. Yes, sir. Lalo na kung malaking volume na yung gagamitin natin. Kasi ito po, parang 1:1 kilo lang ginamit namin eh. Na para lang po maipakita sa inyo na 1:1 vermicast and one part vermicast, one part goat's manure. Yan, so pwede na yan? Pwede na sir. So after, anong gagawin dyan? After na ito sir, pwede natin ilagay sa ating seedling tray. Oy, okay, meron pa tayong seedling tray. Ano naman yung seedling yes, tray? Partner, pakita mo nga yung seedling tray na yan. Yes sir, ito po yung pagpupunlaan po natin ng mga buto. Ah, okay. O sige, yan tinatawag na seedling tray. Seedling alam tray. Po, dalawang klase yan eh.
Yes sir, meron pong 108 holes, 100 holes, at 128 holes. So depende sa paggagamitan. Yung 100 holes, ang ginagamit yun? Kasalasan po ito ginagamit sa mga cucurbits po natin. Cucurbits, meaning yes, ano yung cucurbits? Ang cucurbits po natin, example po nito, yung kalabasa. Kalabasa. Patula. Patula. Ang palaya. Ay, yung ano, yung pinakamagalang na gulay. Yung upo. Opo, opo, pwede, opo. Pwede rin po dito. Pwede, yung malalaking buto. Buto, opo. Ah, okay. Yung maliliit na buto naman po. Yung maliliit na buto, sir, pwede rin po itong 128 holes. 128 holes. Yes, sir. Ah, ayan. So, mas maliliit nga, no? Yes, sir, mas maliliit. Ibig sabihin siguro noon, mas maliliit ang buto? Hindi naman, sir. Hindi, yung lalaki dyan? Yes, sir, mas maliit. Yung maliliit ang buto, mga solanaceous, ano? Aba. Ano yung solanaceous example? Ang example po ng solanaceous po natin, yung sili. Sili. Talong. Talong. At syal, at saka kamatis. Kamatis, okay. So, meron tayong 100 holes. Meron tayong 128 holes. Depende daw po sa laki ng buto na itatanim natin. Aba. Whether it's solanaceous or yung isa naman, cucurbits. Aba. Okay, marami pa po ibang klaseng buto, no? Meron, so, yun sir. Lang po yung example natin. So, yan, lalagay po natin dyan. Pero, before natin ilagay dyan, pakita siguro natin paano ginawa itong vermicast at paano ginawa yung goat's manure. Yes, meron ba tayong maipapakita dyan? Meron, sir. Para naman matuwa yung ating mga viewer. Opo, at least mapakita din po natin kung saan po galing, kung dito ba ho talaga sa... Okay, nakikita ko dito, nanonood si partner Ayus Rodil. Partner, magandang umaga sa iyo mula sa Davao. Ayan. So ipakita natin. Nasaan ba yung ano natin, mga sir, kasama? Okay, sir. Dito lang po banda yung mga kasama natin. Uy! Mga partner, ipakilala nga kayo. Ano bang pangalan mo, sir? Junel Alcosiba. Junel? Yes, sir. Junel Alcosiba. Junel Alcosiba. Ikaw, Manong? Amado Manimog. Amado. Ito, yung ating mga kaibigan dito. And ano ba yung hawak nyo na yan? Vermi, sir. Vermi, yung tinatawag na vermicast. Yes, sir. So ang gagawin nyo dyan, sasalain nyo? Sasalain, sir, para... ilagay sa may... sige nga mga partner. Para lang pala itong ano, naghahalo ng sa semento. Yung buhangin. Pre-prepare sa paggawa ng bahay. So, ganun lang kasimple. Yes, sir. Okay. Yung proseso na yun ay simple, no? Para ma-filter lang yung ano, para makuha yung mga pino. Yes, sir. Para pag gumawa tayo ng soil media. Pero, ang isa sa pinakamahalaga dyan, eh, saan ang gagaling ba talaga yan? Ito yan. Yes, sir. Ito yung tinatawag na, ano matawag dito? Compost bin. Compost bin. So dito nakalagay yung mga binubulok. Yes, sir. Ano yung mga nilalagay dito, partner RG? Mga reject na talong, sir. Yung mga dahon, mga damo. Ito mga damo na to? Yes, sir. Ayan, dyan, ano? Okay. Pero, may mga ano doon, hindi kasali yun, di ba? Hindi, sir. Hindi kasali yung mga plastic na yun. Anyway, nakagilid naman siya. So dito lang talaga sila kumukuha. Pero ba tayo makikita ang bulati dyan? Mayroon, sir. Mayroon, sir. Pakita nga natin yung bulati, sinasabi ni partner na African night crawler. Ibig sabihin pala, sa gabi gumagapang yan, night crawler eh. Ayun! 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 Ah! Ayan! Oo nga, no? So matagal na ba yan? Matagal na ba kayong gumagamit ito? Yes, sir. Matagal na, sir. Oh, ayun. Oo nga, maganda nga itong ginagawa nila. So, parang composting nga. Oh. Composting na nga talaga. So yung mga garbage natin dyan na mga nabubulok, pwedeng ilagay dito, ano? Yes, sir. Sabi kanina, pati mga nabubulok ng mga bunga, ayun, bunga. Ayun. Talong. Talong. So tapos kukunin dito, matagal ba bago makaproduce? 2 months, sir. 2 months lang? Yes, sir. 2 months. Paglagay mo dyan, mabubulok na siya, pwede lang gamitin. Yes, sir. Pwede magiging gamitin. Ganito may na itsura. Ganito na itsura, sir. Wow. Okay. Sige. O yan. So ganun lang po mga kasama, ano? So, ito po yan, nilalagay dito yung mga nabubulok. Then after 2 months or 3 months siguro, eh pwede na, ready na raw magiging ganito. Yes, sir. Pwede na, sir. So, yan, very simple mga kasama. Pero, saan po nanggaling yung bulate? Binili nyo ba yun? Hindi, sir. Doon din pinamin sa farm ni sir sa... Ah, meron na siya doong farm na gumagamit din ng mga ganyang bulate. Yes, sir. So, nilagay dito. Nilagay dito. Siguro yung initial niya, yun ang binili niya, ano? Yes, sir. Ah, yan, sa dito. Okay. O sige. So, yun yung ating vermicast. Yes, sir. Ano yung kasunod na panghalo natin? Yung tahi ng kambing, sir. Tahi ng kambing? Yes, ano, sir. Sa Bisaya yon? Tahi sa kanding, local. Sir. Tahi sa kanding. Yes, sir. Okay, tahi sa kanding. Okay, asan yun? Asan yun, mga partner? Paano pinaprepare yan? Para makita ng ating mga
viewers. Eh, talaga nagtatanong na eh. Oh, dito na ako magpatuloy. Merong komento dito. Turuan mo na rin kami magpaano fertilization during seedling stage. Ayan mo partner. At sa susunod na mga video natin, turuan ka namin. Okay. So, anong yan? Aparatos na yan. Makinari oh. Gilingan sa kape. Yung gilingan ng gilingan daw po ng kape, ginagamit yung gilingan ng tayo ng kambing. Simple lang po yung proseso, ano? Pinaandar niya yung makina. Sabi niya, ito pang giling daw to ng kape, no? Pwede okay, rin. Gilingan sa kape. So, i-convert ninyo na maging gilingan ng tayo ng kanding o kambing. Oh. So, ayun, ilalagay dito and then pupunta doon sa baba yung ano, pagka na giling na. Ganoon lang po kasimple, no? Oo. Oh. Okay. Tapos, sasalain pa rin. Ayun. Balik naman tayo dito. Sinala, sasalain na naman. Yan ba yun? Apo. Sige, pakita na rin natin yan para kompleto yung video natin ngayong umaga. Meron din ang proseso, no? So, ano rin siya? Sasalain din, i-filter. Tapos yun na nga yun, ito na rin yung finished product. Makita natin, yan, pinong-pino na rin siya. Goat's manure. Ayan. Okay. Ayun, ganda ng ano ah. Ng ring back tone ni Manong ah. Ayun. Anyway, so yun na ano, sinala na yung vermicast tsaka itong goat's manure. Okay. So, ito na yung ating resulta na pinaghalo ng vermicast tsaka yung ating goat's manure. Yan. And, Father RG, mukhang nire-ready mo na rin yung seedling tree na yan. Sir, paano bang gagawin natin dyan? Actually sir, simpleng-simple lang talaga ito eh. Ilalagyan lang po natin ng lupa itong seedling tree. Okay, nasabi mo yung word na simple. Opo. Tamang simple para sa iyo siguro. Yes sir. Pero sa isang mga baguhan. Baguhan na talagang yung walang ka-experience. Yes sir. Okay. Ipakita po natin ipakita sa kanila. Natin. Opo. So, ganito okay. Lang po ang paglalagay. Parang naglalaro lang po ito eh. Wow, eh... May laro pa yan, ano yun? Baby shark na yata yan ah. Okay. Siyempre, pupunayin mo yan. Opo, ano? pupunayin po lahat ng mga butas. Nung mixture natin ng vermi at saka ng goat's manure. So, dun po sa mga nanonood sa atin, mga audience natin, ano? Sabi nga po natin kanina, eh, depende naman po sa area ninyo kung ano po ang available. Okay? Basta ang very basic lamang po is dapat po eh, may tamang sustansya po na makukuha yung ating seeds o yung seedling natin dito sa media na ating gagamitin. Yan po siya. At dapat po hindi po nagbabara, no? Hindi tumitigas yung lupa natin. Dapat meron din siyang yung proper na drainage pag nagmi-mix tayo. Apo. Kaya yung iba hinahaluan po yan ng ano eh, ng sand. Yes sir, pwede. Ayun. Tapos sabi mo nga kanina yung coco coir dust. Pwede sir. Ayun, pwede Papere. Yan. Garden soil kuminsan. Apo. Yung iba nga pit moss. Yung iba nga yung burnt rice hull. Ah, yung ano yan, yung tawag dito? Ipa. Yung ipa na sinunog natin, ano? Carbonized rice hull, yung CRH na tinatawag, ano? Apo. Sa mga Department of Agriculture, very ano rin yan eh. Apo, very familiar sila dyan. Apo. Okay, so, eto. So, ayan na, nilagay mo na ng lupa, sir. Yung soil media, ano? Na sinasabi natin, yes. Na minix yung vermicast, tsaka yung goat's manure. So, ayan na. Ready na yung ating seedling tray na meron na rin siyang soil media. Okay, anong kasunod? Partner RG? Yes sir, actually sir, ipapakita din po namin yung tamang paglalagay ng buto. Okay. So, una po, dapat po
produktong stress ang ating gamitin. Aba, nag-advertise ka pa ha? Oo. Ayun, sige, kung yan talagang ginagamit dito yes, ni Sir Bong eh. Ah, sige, so yan ang isang talong ano? Yes sir, isang talong. Hybrid ba yan? Yes sir, F1. Hybrid. F1, okay. Basta hybrid, F1 yun. Yes sir. Pagka binuto niya yan, F2 yun. F2. F3, F4. Yes sir. Yung mga Koreano na yun. Koreano. Okay, okay. Ah, sige. So, paano yan? So, sa amin sir, ito po yung ginagawa namin. Lalagyan. Teka, bakit nung susulatan yun? Hindi sir, hindi po namin susulatan. Ano yan? Lalagyan lang ho ng butas. Butas. Ah, binuto. Sige so, nga, sige, tulungan mo nga kami. Ballpen lang sa'yo. Ballpen lang po. Yung pwede iba, pwede naman po yung kahoy. Kahoy, kasi yung iba nakita ko, kahoy. Oh. And actually, isang innovation na nakita ko dati, pahingi ng isang ganito pa na bakante. Yung kasukat niya, kasukat niya. Yung kasukat niya. Okay, sige, diretso mo para dara. Sige, butasan mo na. Butasan mo na para dire-diretso tayo. Ayan. Ayan. Pinabutasan niya. Okay, yung to partner. Sa ibang area, ginagawa, ipinapatong ito dyan. Pinepress yan. Pinepress ng gusto yan. Pinepress ng gusto. Kung suka talaga yan, ha? Yes, sir. Kung suka talaga yan. Ayan. Namadiin, namadiin. Ayan. Butas na siya. Yes, sir. Ganyan sa ibang area. Okay, anong mas prepared mo? Involved mo, yan. Mas madali ito, sir. Mas mabilis yan. No? Sige, yan ang muna gamitin natin. Mas mabilis, ano? Uh-huh. Pero pwede rin po yung ballpen o yung kahoy kung saan po kayo komportable. Okay? So nakita po natin, pinres kanina, pinatong yung isang seedling tray and ito po yung kalalabasan. Butas na butas na po agad siya. So mas mabilis kasi ito, partner. Uh-huh. Okay, kaysa rin sa ballpen. Pero pwede rin yung ballpen at pwede rin yung kahoy. Okay, sige, tatanim na tayo. Yes, sir. Okay, ito na hinihintay ng mga karamihan. Excited, yung pagtatanim ng buto dyan sa seedling tray natin. Aba. Sige, partner, ipakita mo. Teka, ipofocus natin. Baka para hindi tayo magkamali. Dapat isa-isa lang ho talaga ang ilalagay natin na buto. Eh, bakit hindi pwedeng dalawa, tatlo para sigurado? Actually, sigurado na po itong mga buto natin sila, natutubo. Ah, okay. So yun yung ano mo, dapat... ay tutubo ya, kaya isa-isa lang. Yes sir. So ganun ang confidence mo kataas ha? Oo naman sir, kasi produktong stressed eh. Product. Advertise ka na naman. Okay, so ayan, sa mga viewers natin, nakakita nyo po ano. So dahil daw po ito ay hybrid, so isa-isa lang po kada butas. O yung hole na tinatawag dito sa seedling tray. Magastos din kasi sir eh, pag dalawa. Oo, sabagay, ang buto po natin, hindi naman po basta ito nahihingi, ito yung binibili natin ano. So isang pouch na yun, magkano yun? Eh, isang pouch na 55 yun. Sir, hanggang 55 pesos 60. Pero ang laman niya ay 60. Yes sir. Oh, 60 seeds na po, eh, napakarami. Sample seeds. So 50 to 55 pesos, eh, napakarami ng matataniman sa bakuran mo. Oo. Mapupuno na ng talong yung likod mo, likod bahay mo. Ayan oh. So makita po natin ano, ayan po yung ating simple na technology na pag sinunod po natin ay hindi po tayo maliligaw. Ayan. Bilisan mo partner at sayang ang film. Baka maubusan na ng battery. Maubusan ng film to. So nilalagyan po ni partner RG ano, 128 holes po yun. 128 na butas po yan. Ayan. Yung mga eksperto po, kayang-kaya po nila, mabilis lang. Ano? Okay. Punuin muna para pag dinililigan natin. Oh, yan naman. May red hat ka pa dyan. Aha. Sige, hindi anyway. Sige, tapusin mo ngayon. Para diretso tayo. Ayun. Sige, ayan. Ano naman yan, red hat? Pero sa totoo lang, ano, dapat hindi natin pinaghalo-halo yan, di ba? Yes, sir. Dapat, talong kong talong sa isang tray. Isang tray na ito, dapat puro talong po yan. Opo. So tapusin mo na yung talong. Yan, ipakita lang natin yan. Kasi yan ay kulay dilaw. Yes, sir. So makita natin, ito daw pong, bawa ito, red hat. Kulay dilaw. Yes, sir. Yung talong, talong kulay asul. So, ginawa na raw po ng kumpanya na color-coded yung ano, yung mga buto nila para hindi mapaghalo-halo nga, ano? Yes, sir. Okay. So, sige, halimbawa, tapos na yan. So, anong gagawin natin? Anong kasunod dyan sa paglalagay ng buto? Tapos, sir, tatabunan po natin ng lupa. Ah, tatabunan na. So, makita natin kasi kanina, ayan, may nung binaon natin yung isang tray kanina, nagkaroon siya ng ano, ano? Siguro mga ilang centimeter yun, lalim nun? Mga 2 to 3, sir. Okay, mga 2 cm daw po dapat yung lalim ng buto. Hindi pwedeng sobrang lalim, ano? Opo. Pag sobrang lalim, baka mahirapan tumubo. Opo. Tama. Ayan. So, wag naman po sobrang lalim, ano? Yung ano lang po, swabe lang ang lalim, mga
Centimeters, 2 centimeters? Yes, sir. Oo. Huwag po masyadong malalim. Okay, so halimbawa po, ayan, ayan na, okay na. Opo. Ayan, halimbawa po, ano, nalagay na yon. What's next? So, ang susunod po nito is didiligan po natin. Didiligan. Okay, sige. Opo. Paano ba ang tamang pagdidilig niyan? Dito po sa amin, sir, nagamitan po sprinkler. Namin. Sprinkler. Ano sa Bisaya yan? Ano din, sir? Sprinkler, sprinkler din. Social kayo, ha? Sprinkler din. Inglesero kasi dito. Sa amin, pandilig yan sa Tagalog. Lagadera sa Tagalog yan. Ano? Ang tawag doon, partner? Lagadera. Lagadera. Oh. Okay, o sige. O basta, pandilig. Sprinkler. Okay, dapat huwag masyadong malakas yung labas ng tubig, ano? Yes, kasi matatalsik yung mga buto natin. So yung ano lang din, yung tamtaman lang. Sige nga, ipakidemo nga mga partner yan. Oh, ganun lang pala. Ako. Ano yun? Dapat basa hanggang ilalim? Yes sir, dapat basa hanggang ilalim. Basa hanggang ilalim. Okay. Ano? Sige, sabihin mo, pag okay na yan, ha? Yun. So yun pala, yung tamang watering. English din yun, watering, ha? Yes sir. Eh, social kayo dito sa Davao, eh. Sabi mo, sprinkler, eh. Tapos na, sir. Okay, so pagkatapos yan, anong gagawin diyan? Tapos ito, sir, ilalagay po natin sa tamang... bahayan niya or tawag natin na seedling house. Okay, ayan, seedling house daw po ang tawag diyan. Ano? Sa iba kasi greenhouse talaga eh. Oho. Ito, ano to, no? Portable to, no? Portable, sir. Yun talagang ano yan, ha? Ginawa niya para diyan. Oho. Okay, so makikita natin part. Ano ba yung ginamit diyan? Lambat yata yan, ha? Yes, sir. Lambat? Yan sa ibabaw, lambat. Opo. Para pag umulan, hindi direktang tamaan ng ulan, ano? Opo. Kung ano yun naman yung nilalagay nyo na sa ako? Bakit yung sinasako yan? Opo, para madali lang ho tumubo yung mga buto natin. Bakit? Kailangan pa madilim? Actually, hindi naman po ganong madilim. As long as, para encourage mo po siya na mabilis tumubo. Oh, okay. O, sige, yun. Tatakpan daw po ng sako. Sako po. Eh, pwede rin ba yung itim na plastic bag? Pwede, sir. Pwede rin yung itim na plastic bag. Pwede rin po yung mga, kung wala ho tayong mga ganito, pwede rin po yung mga dahon ng mga nyog. Okay. So, ayun po, no. Pinakita natin hanggang sa nailagay na po natin yung buto. Yes, okay. So, anong finished product niyan eventually habang tumatagal? Parang ito na siguro yun. Ito na ba yun? Yes, sir. Ayan, halika dito, partner. Explain, paki-explain mo rin ito. Yes, ano itong tanim? Ito na yung talong din to, tama? Yes, sir. Talong din po. Ayan. So, kung makikita po natin, ayan, papakita ko dito. Ito na po yung seedlings. Ilang araw na ito dito? 13 to 14 days na po 13, ito, sir. Dalawang linggo. Ayan, ito, talong daw po yan. Ayan, ayan. Makita ninyo, napakaganda, hindi ba? At isang buto lang din ang nilagay niyan kada butas. Yes, sir. Okay, so next na tanong, gaano katagal pa mag-i-stay dito yan sa seedling tray bago natin ilipat, tanim? Yes, sir. Kadalasan po ginagamit po nito ilang mga araw is 21 to 28 days bago ilipat. Bago ilipat tanim doon, yes, sa mga plot na tinatawag, yes, o kama. Sa mga plot po. Ah. Ang ganda, oh. Talagang halos pare-parehas ang ano ng tubo niya, no? So malalaki na rin siya. Ito yung sinatawag natin maliit ang buto, di ba? Solanaceous. Ito yung talong. Talong. Okay. So 21 to 28 days. Pero yes, meron akong napagalaman, tinatawag nilang hardening. Ano yung hardening? Yes, sir. Ang hardening, sir, isa po yung proseso para paglipat po natin ng tanim sa area, hindi na po siya mamamatay yung seedling po so natin. So paano ginagawa yung hardening? Ang hardening po is binibilad sa araw, pero hindi yung totally bilad po na bilad talaga. Okay, so pinapatikim lang po ang... Kumbaga, init. Acclimatization siguro ang tawag. Yes, sir. Parang yung masanay siya dun sa init. Yes, sir. Kasi yung open field, mainit talagang, mainit po talaga. Usually ang ano diyan, ang kondisyon. Opo. Okay. So ayan, ano, ito raw po yung ating solanaceous na talong ang example. 21 to 28 days pwede na siyang ilipat tanim. Yung ano, meron pa diyang cucurbits na ipapakita natin. Meron data ako diyan nakita kanina. Sa mga viewers po natin, talaga pong kaingga-ingga niyo na gumamit po ng maayos na soil media, itong seedling tray, at kaya nakita po natin, ano, talaga namang maganda. Ayan, oh. Yun. Ganda po ng ating ano, ililipat tanim po natin after 28 days daw po. Ano naman yan? Okay, swerte po tayo kasi may natira pa dito na isang ano, palaya. Isang palaya. Naitanim na daw po yung iba, may naiwan dito para ipakita sa inyo. Na ito ay tinanim din na parehas ng proseso na ng kanilang soil media na vermicast.
goat's manure, nilagay sa seed tray, tinabunan ng lupa, diniligan. Kaya tinanim yung isang buto. And ito po yung resulta. Ito nyo po maganda dito sa seedling tray. Pag binunot nyo po yan, buo po yung ano eh. Buo po yung ugat. Yeah. Buo po yung ugat. So, ibig sabihin, sigurado po, no, mas nakakasigurado po tayo na diretso po yung buhay ng ating halaman kapag po nilipat tanim natin doon sa tama, doon sa field mismo, sa open field. Ayan, no? So, ayan, buong buo yung ano niya, ugat niya. Ayan, makita po natin, healthy rin po yung halaman. So, mas nakakalamang tayo na mas posibleng kumita tayo kasi maganda yung ating seedling o yung punla na yes, tinatawag. Ayan. Ayan ang palaya. Ilang kilo ba binubunga na ang palaya? Isang puno? Oo. Average po ng dalawang kilo. Baba mo mag-estimate ha. Oo, sir. Oo, ino ko. Pero ito po, no, sa Luzon po, no, may mga experience po tayo dyan. At least 5 to 7 kilograms po ang bunga ng isang palaya. Sabihin, yung mula po magsimulang magbunga hanggang sa siya po ay mamatay na po yung puno. Mga 5 hanggang 7 kilo. And nag-average po ang isang bunga, siguro mga 200-250 grams. Yan po yung mga hybrid. Okay. So, partner RG, ano? Meron pa ba, ano, sa pagpapalaki ng punla, meron pa bang mga nilalagay dito? Yes, sir. Na dinidilig dito? Meron ba kayong mga additional na mga inputs pa? Yes, sir. Ang aming dinadagdag po dito sa ating seedlings is dinalagyan po namin ng calcium nitrate. Calcium nitrate. Okay, opo. Ano yun? Abono? Opo, abono po siya para makaboost po sa... Meron ka ba dyan example ng calcium nitrate? Doy! Calcium nitrate, doy, bay! Oh, tsaka meron pa ba dyan ibang... Complete. Ano pang ina-apply natin? Complete, sir. Ayan, napakaganda. Swerte tayo. Meron tayong mga ano ngayon. Opo. Ayan. Ang tanong, partner Ayus, nakita ko yung comment mo. Ang tanong mo, inaabonuhan pa ba habang nasa seedling tray? O yun ang tanong. Anong sagot? Yes, sir. Inaabonuhan po. Inaabonuhan. Seedling, opo. Okay. Yun nga yung tinatawag nating... Anong lalagay natin? Complete. May complete din. May calcium nitrate. Okay. Sige, pakita natin. Pakita natin habang nandito na rin lang tayo. Sa mga viewers natin, ha, pasensya na. Medyo mahaba yung video natin. Pero sa tingin ko naman, meron tayong matututuhan dito. Lalo na yung mga baguhan pa lang. Salamat sa panonood kay Sir Lexi Kahilig. Sir, post mo lang ang question mo. Try namin sagutin. Ayan. Ito na. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ito po yung calcium nitrate, sir. Uy! Calcium nitrate. Ito daw, calcium nitrate. Opo. Okay. Ano to? Anong ginagawa nito? Pampabulas? Yes, sir. Pampabulas po at saka pampa... ano yun? Pampa... Pampalaki? Pampalaki. Okay. Question. Paano ina-apply ito? Tinutunaw ba ito? Yes, sir. Tinutunaw. Paano ang dosage niyan? Ang dosis po nito ng isang balde, 16 liters, pwede po 5 hanggang 6 na kutsara. Ah, ganun bang ginagamit ninyo? Yes, sir. Ilan? Ilan, sir? 5 kutsara? 5 kutsara. Sa isang balde. Isang balde o yung napsak? Yung napsak. Ah, okay. Ito po yung calcium nitrate. Kailan nyo ina-apply yun? Kailan sa seedling pa lang po. Kaya, ganong stage niyan? 21 days po bago i-transfer. Tapos pagka lipat sa area... 7 days. Kapag nakalipat na, 7 days after. Opo. Pero dito sa seedlings sa tray, bago po ilipat. Mang ilang araw? 21 days. So ito, 14 days na ito. Nilagyan nyo na ito ng nitrate? Hindi pa. Hindi pa. So next week pa? Yes, sir. So 21 days daw po bago sila mag-apply ng calcium nitrate. At least dito sa practice ninyo, no? Ngayon, ano naman ito? Hawak mo na ito? Yan po yung complete. Complete? Opo. Sinabing complete, triple. Triple. Tripling 14? 14. 15, 16, 17, 14. Triple 14. Paano naman ina-apply yan? Kung sa seedlings po, ganun din po. Tinutunaw sa isang balde na tubig. Ilang ano to? Isang ano tinapa size po. Isang tinapa, yung sardinas. Sardinas. Ligo, mega, master. Oo, kahit na po, basta tinapa size. Opo. Basta sardinas, isang puno nun. Isang puno nun. Sa isang? Timba ng tubig. O isang sprayer. Opo. 16 liter. Opo. Tapos, kailan niya apply yun? Yun ang gusto nilang malaman, kailan daw niya apply yan? 15 days po. 15 days? Yes, sir. So, ito, na-apply na ba ito? Hindi pa? Hindi pa. Bukas pa yan, sir. Bukas, sir. Bukas? Bukas. Ayos yung timing nyo, 15 days. Yes, sir. Opo. So, ibig sabihin, wala pa kayong ina-apply dito? Wala pa, sir. Wala pa. So, 14 days daw po ito. Bukas, 15th day niya, a-apply yan itong complete.
na tinunaw na isang tinapa dito po sa Mindanao, sa Visayas, Mindanao. Sinabing tinapa, lata ng sardinas yun. Lata ng sardinas, sir. O isang puno nun sa isang knapsack sprayer o 16 liter of water. Yes, sir. O isang timba, tawag nila. Okay. Ito naman, kung yung triple ay 15th day, ito ay 21st day. Opo. O, tatlong linggo. Opo. So, before siya, ilipat tanim dun sa field. Opo. Okay. So, ulitin ko. Triple, 14. Yung iba, 16. 16. So, triple, 14 sila dito. Ito naman ay calcium nitrate. Urea, hindi kailangan. Hindi pa, sir. Hindi pa. Doon na sa field yun. Nakalipat na. Okay. So, yan po, ano, mga kasama. Sa seedling stage pa lang daw po, ano, 15th day, ay triple 14. Dito yan, sa Dabao, sa practice nila. 21st day o 21 days, ay yung calcium nitrate, pampabulas naman daw yun. Yan. Ano pa partner ng susunod natin dito? Ang kasunod siguro nito, ay ano na, lipat tanim na. Pwede, sir. Doon na sa field. Okay. Before ko makalimutan, itong ano natin kanina, ito, yung nilagay natin dito na seeds, ano. So, araw-araw yan, dinidiligan din, di ba? Yes, sir. Morning and afternoon. Kahit morning lang, sir. Depende sa panahon. Sa panahon po. Pag malamig ang panahon, tulad ngayon, siguro naman, hindi na madalas ang diligan. Pero yung normal practice, sabi ng kaibigan natin kanina, umaga at hapon. Hapon, basta masyadong mainit, sir. Masyadong mainit. Okay, fungicide. Di ba naglalagay ng fungicide dyan sa seedling stage? Pagkatapos mag-apply po ng abono. Ah, meron din? Meron din, sir. Anong nagagamit niya? Meron ba dyan? Meron din, sir. Basta fungicide? Basta fungicide. Against po sa dumping off. Dumping off. Ano yung dumping off? Yung pong puno ng ating kalit, bigla lang hong malalanta yung bandang puno. Okay, dito. Yes, yun. Opo. Usually, dumping off yan eh. So, nagda-dump off. Tumutumba. Ayan. So, nag-apply kayo ng fungicide. Opo. Protection, ano? Protection po, bago lipat. Okay. So, yun siguro, ano? So, sa mga viewers natin, pinakita na natin paano pagtatanim ng buto dito sa seedling tree. Ano yung media na ginamit natin? Sabi nga kanina, vermicast and goat's manure 1:1 po yung ratio. And after that, pag lagay po dito, pinaghalo yun, nilagay dito sa tree, nilagay yung buto natin. Isang buto kada butas ng tree, 128 holes po dito sa solanaceous, o yung maliliit na buto. Sa malalaking buto po, ano, 100 holes po yung ginagamit. Sabihin po ng malalaking buto, yun po yung mga kalabasa, upo, patola, yan. So, ito pong pinakita natin ngayon, ito po ay talong, 128 holes po ito. Ito po ay 14 days, so after daw po ng bukas, magdidilig na sila ng tinunaw na triple 14. And sa 21st day nito, maglalagay naman sila ng calcium nitrate, and then yung fungicide na protection. Ni-spray yun? Yes, sir, ni-spray. Ni-spray yung fungicide. Okay, so sa mga viewers po natin, yan po yung ating seed to seedling management. And pasensya na kayo, medyo mahaba yung video natin, pero sana meron po kayong natutuhan. Okay, so papasalamat ulit ako sa ating kaibigan dito. Partner, maraming salamat. Apo, salamat din po. Eh kung sakali bang may gustong magpaturo sa'yo, pwede ba? Pwede naman po, anytime. Anytime? Opo. Pwede ba ma-sharing yung contact number kung pwede? Opo. Kung pwede lang po. Naman, baka naman medyo private sa'yo yun. Eh, sir, pwede naman po, sir. Pwede. Opo. Ah, sige. Okay. So, ito po yung number ko, 0917-5545-309. Pakiulat, partner, at medyo mabilis eh. Okay, 0917-5545-309. Okay, 5545309. 0917 yan, Globe yan, opo, ano? Opo, Globe po. Okay, so partner, anong oras ka pwedeng i-text o tawagan? Kahit anong oras po, anytime, pwede. Baka naman magalit ang nagawa mo. As long as yung trabaho lang po yung concern. Yung pag-usapan. So opo. Dapat po magpakilala. Opo, kung taga-saan. Anong concern niya, sabihin na niya. And kung sakali ba, pwede rin bang bisitahan yung farm nila, yung field? Pwede, sir, basta malapit lang ko dito. Teko medyo malayo, pwede bang magpa-schedule sa'yo? Pwede naman po siguro, sir. Okay, pwede. Opo. I-schedule lang. Opo, para hindi naman ora-orada. Just to manage yung expectation. Naman po. Okay, pero may bayad ba yan? Baka naman may bayad yung... Wala, sir. Ano dyan? Libreng servisyo yan, sir. Ah, libre? Opo. Okay. Sige, so sa ating mga viewers,
Yun lamang po. And sa muli, Partner RG, maraming salamat sa iyo. Salamat din po sa inyo. Okay, sa mga viewers po natin, maraming salamat po sa inyong panonood and I hope meron po kayong natutuhan. Kung kayo po ay merong katanungan, may mga comment, may mga suggestion, eh puntahan nyo lamang po yung ating Facebook page na Sir Mac the Veggie Man. And also, you can watch us at YouTube. Sir Mac the Veggie Man din po yung ating account doon. Para mas makita nyo po yung mga marami pa pong ibang video tungkol po sa iba't ibang pananim at saka po yung mga pagmamanage nito. Sa susunod pong video, ipakita namin yung fertilization, kung paano po yung tamang paglalagay ng abono pag nasa field na po ano, yung mga vegetative stage hanggang sa mag-fruiting stage. Kasi yun po yung karamihan tinatanong din sa atin. So sa muli po, marami pong salamat. Ito po ang inyong Veggie Man. Maayong buntag sa inyo tanan. Salamat po.